Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagkumpula na nga eh, wala pang mga face mask. Ganyan ang na-videohang tagpo sa isang outdoor bar sa Cebu City. Ang katwiran ay umulan daw, kaya yung mga customer ay nagkadikit-dikit ng sumilo. Nakatutok si Lea V. Kuha ito sa isang outdoor bar sa Cebu City nitong Sabado ng gabi. Parang walang pandemya dahil sa dami ng mga nagkukumpulan. Wala na ngang social distancing, wala pang suot na face mask ang mga tao. Ayon sa pinuno ng Cebu City Emergency Operations Center o EOC na si Councilor Joel Garganera, pinadala na nila ng show cause order ang naturang establishmento, pati na rin ang ibang stall sa lugar. Pati mga customer na lumabag sa health protocols, pananagutin din nila. Sabi ni Garganera, umulan noong gabing yon kaya nagsiksika ng mga tao para sumilong. Gayunman, malinaw na paglabag pa rin ang hindi pagsuot ng mga face mask. Dagdag pa ni Garganera, bagamat pinapayagan ng mga outdoor bars sa lungsod, dapat ay napaghandaan pa rin ng mga may-ari na establishmento ang pagsunod sa health protocol sakaling umulan. Tumangging magbigay ng komento ang may-ari ng bar. Ngayong araw sila magsusumite ng paliwanag sa EOC. Samantala, bumalik ng international flights sa Cebu. Ayon kay OWA Chief Hans Kakdak, nanatili ang health protocols ng Cebu government para sa mga taga Cebu na swab upon arrival at quarantine at kapag negatibo, maaari nang umuwi. Habang ang mga darating na pasahero na taga ibang lugar, diretso sa quarantine hotel at isa swab test sa ikapitong araw gaya sa pulisiya ng IATF. Kapag negatibo, maaari nang umuwi o pumunta sa kanilang destinasyon. Sa mga lungsod sa Central Visayas, Cebu City ang may pinakamataas na bagong COVID cases kahapon. Buhol naman ang nanguna sa mga lalawigan. Lea Alves, nakatutok, 24 Oras. Umarangkada na ngayong araw ang pagbabakuna sa mga nasa A4 category o mga essential worker. Ilan sa mga kabilang dyan ang mga delivery rider, tricycle driver at pati na mga nagtatrabaho sa mga supermarket at palengke. Ang inaasahan ng gobyerno manumbalik na ang sigla ng ating ekonomiya. Narito ang sanib puwersang pagtutok ni Natina Panganiban Perez at Sandra Aguinaldo. 50 empleyado ng iba't ibang industriya ang binakunahan sa isang ceremonial vaccination na hudyat ng pagsisimula ng pagbabakuna sa A4 category o yung mga nagtatrabaho sa gobyerno at pribadong sektor, maging yung mga self-employed at nasa informal sector. Kabilang sa mga nabakunahan ang mga empleyado ng BPO, food delivery, transport, security, retail at maging Kapuso media personalities na sina Iya Villanya, Drew Arellano at Suzy Entrata Abrera at asawa niyang si Paulo Abrera. Ang A4 po ay simple lang. Lahat ng ating mga kababayan na kailangang lumabas ng kanilang mga bahay para magtrabaho ay babakunahan na natin. Ayon sa DOH, sakaling magkulang ang bakuna, uunahin ang mga edad 40 to 59 years old at saka isusunod ang mga 18 to 39 years old. Ayon sa gobyerno, yung mga kababayan natin na nagtatrabaho sa mga opisina o kaya mga kumpanya ay maaaring mag-present ng kanilang company ID para ipakita na sila ay kasama sa A4. Yun namang nasa informal sector ay maaaring makipag-ugnayan sa kanilang barangay para sila ay mailista. Ayon sa Malacanang, nasa 35.5 million ang nasa A4 category, 13 million dyan ang nasa NCR Plus 8. May malalaking delivery naman daw ng bakuna na parating. All in all po, ang darating po ngayong June para po mabakunahan ang ating A1, A2, A3, and A4 and A5 ay 10,158,000 vaccine doses sa loob ng buwang ito at darating din sa Agosto, more or less mga 15 million. Dahil ang ating mga supply agreements ay darating po ng third quarter and fourth quarter. Sa pagbabakuna sa workforce ng bansa, umaasa ang gobyerno na makatutulong ito ng malaki sa pagbabalik sigla ng ekonomiya. We can now see the light at the end of the tunnel as the vaccine shipments have started to arrive in bulk. The A4 priority category are workers in both public and private sector
will have an added layer of protection against the disease. Isa sa nabakunahan kanina ang tricycle driver na si Rodolfo Arellano Jr. sa Mandaluyong City Mega Vaccination Site. Kahit papano raw, nabawasan na ang takot niyang mahawa ng COVID. Kailangan namin protection kasi bilang driver, nasa kalsada kami, open kami, mula morning till night eh. Kung sino-sino rin ang nakakasalamuhan ni Rita Lizada sa pagtitinda niya sa palengke. Kaya nakahinga rin siya ng maluwag nang mabakunahan na kanina. Para maiwasan yung mga sakit-sakit. Isang daw mga tricycle driver, vendor at iba pang essential workers ang nakatakdang bakunahan ngayong araw rito sa Mandaluyong City Mega Vaccination Site sa unang araw ng pagbabakuna sa mga nasa A4 priority group o yung mga nagtatrabaho. They only have to show the ID. The essential workers sila. Wala kaming nakikita na hesitant magpabakuna. In fact, nakapila nga sila to register. Sa pagbabakuna ng mga A4, inaasahan ng Mandaluyong LGU na sisigla pa ang ekonomiya ng lungsod. Malaki yung impact kasi unang-una, alam naman natin, ito yung mga talaga naka-frontline sa atin, no, sa economy natin. Sila araw-araw pumapasok. Sa isang mall naman sa Parañaque, isinagawa ang unang araw ng pagbabakuna sa mga manggagawa. Kabilang sa mga masayang nakatanggap ng kanilang first dose, ang driver na si Joselito at security guard na si Ernesto. Dahil nabakunahan eh, medyo ano na tayo sa COVID. Dahil wala ka nang iniisip na medyo mahawa ka, ganun. Ano na rin siguro to para yung ibang ayaw ay masumunod na rin siguro para at least matapos na rin yung pandemic na to. Ito yung hinihintay natin, yung A4. Para naman yung movement ng ating pong negosyo, economy, tuloy-tuloy. Masaya rin ang mga nabakunahang essential workers sa Navotas na naganap sa Navotas Fishport Complex. Mas kampante na po. Mag-aantay na lang ng isang buwan, tas second dose na. So mas kampante yung pakiramdam na may protection ka na. Tina Panganiban Perez. Sandra Aguinaldo Nakatutok, 24 Oras. Dahil lang daw sa pustahan sa karera ng kalapati, hinabol, pinagtulungan at pinagsasaksak ang isang lalaki ng 4 na suspect. Nangyari po ang krimen kahit maraming tao sa lugar. At nakatutok si Jonathan Anda. Nagsimula ang bugbugan sa loob ng isang eskinita hanggang nagkahabulan sa kalsada. Nabulabog na ang mga taga-barangay 767 sa San Andres Bukid sa Maynila kahapon ng hapon. Isang lalaki ang hinahabol na pala noon ng saksak. Pagkadapa nito, sugod naman ang 3 lalaking kasamahan ng may kutsilyo. Pinagtulungan na ang biktima. Pinagsasaksak ito habang hawak ng isa pang lalaki. Sinubukan tumakbo ng biktima pero hinabol pa rin siya ng saksak. Dead on the spot ang lalaki na kinilalang si Kenneth Pagulayan, 30 anyos. 4 na tama ng saksak ang tinamo nito sa likuran. Ang nakikita ng Manila Police na ugat sa pamamaslang, away sa pustahan sa karera ng kalapate. Malapas sa ano natin na nanalo sa pustahan kong si Kenneth, pero hindi yata siya pinayaran doon sa pinagkasunduan nilang pustahan. Na ayon doon sa isa sa mga suspect ay nanatalo doon sa pustahan na kung gustong makuha ni Kenneth yung kanyang panalo doon sa kanilang pustahan, ay siya ang pumunta doon sa lugar ng mga suspect. 1,000 piso raw sana ang sisingilin ni Pagulayan kaya dumayo ito sa kabilang barangay. Cellphone ni Kenneth hinaharap namin kasi doon tayo makikita ng usapan ng transaksyon tungkol dyan sa pinagtalo ng pusta. Hindi rin na-recover ang kutsilyong ginamit sa pagpatay. Nakatakas din ang 4 na suspect pero ayon sa MPD Homicide Section, tukoy na nila ang mga ito na edad 20 hanggang 30. Sa ngayon muna po hindi natin papangalanan para hindi maantala yung ginagawa natin follow-up operation. Pero meron na po kami mga nakalap na pangalan at litrato ng mga suspects. Ayon naman sa barangay 767, kilalang pasaway sa kanilang lugar ang mga suspect. Ang nakunan niyang sumaksak sa biktima, nasa drug watch list daw ng barangay. Sa dami ng tao nang mangyari ang pananaksak, hirap ang pulisya na makahanap ng papayag na maging testigo na makatutulong daw sana para maresolba ang kaso. Eh siguro dahil natatakot silang makialam, matamay o mga notorious din yung mga suspects, mga salbahe talaga. Pero mo 1,000 piso papatayin nila yung tao. 90% ng aming nasusolve na kaso, it's a cooperation talaga ng community. Pag wala yun, talagang medyo hirap kami. Sinubukan ng GMA News na makapanayamang pamilya ni Pagulayan pero tumanggi sila. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Inutugis na ng mga sundalo at pulis
mga hinihinalang miyembro ng New People's Army na itinuturong na sa likod ng pagsabog at pamamaril sa Masbate kahapon. Kabilang sa mga nasawi sa insidente, ang football varsity player ng Far Eastern University. Nakatutok si Rafi Hima. Suot pa ang kaning uniforme mula Far Eastern University. Dead on the spot sa gilid ng kalsada, si Keith Absalon. Matapos masabugan ng hinihinalang improvised explosive device o IED at pagbabarilin ng kanilang grupo kahapon ng umaga sa Masbate. Patay rin ang pinsan niyang si Nolven Absalon na kasama niyang nagbibisikleta nang mangyari ang insidente. Ayon sa isang saksi, 6:45 ng umaga nang makarinig siya ng pagsabog na sinundan ng putukan. Unaan itong sabog na... Nauna yung malakas na pagsabog, sunod automatic yung maraming putok ng baril. Dumating yung mga pulis alas 9:30 na. Sugatan naman ang anak ng pinsan ni Keith at nakatakdang operahan matapos tamaan ng bala sa kamay. Hustisya ang panawagan ng ina ni Keith. Sana maano kayo, makonsensya din kayo. Hinihingi ko po ang hustisya ng anak ko kasi darating ang panahon, sana isa sila siyang sikat ng Masbate na soccer player. Ayun, tulungan niyo po ako, Mr. President. Sa edad na 21, isang multi-awarded midfielder si Keith sa UAAP para sa FEU at naglaro para sa Pilipinas sa 2019 ASEAN Football Confederation Under-19 Championships. Bahagi rin siya ng kuponang 6-time champion sa UAAP High School Football. Habang nag-aaral, virtual sa FAU, pag Sabado at Linggo, yun ang hobby na niya, maglaro, magbike ng magbike para yung stamina maintain po. Ang FEU at UAAP naglabas na rin ng kanilang pahayag tungkol sa maagang pagpanaw ni Keith na anilay may malaki sanang hinaharap sa Philippine football. Laking panghihinayang din ang coach ni Keith sa Malaya FC, isang youth football club sa pagpanaw ng kanilang star player. In his age, for me, he was one of the best already. Because he's a player you can put everywhere. He was skillful, he had speed, he was really fast, and he's a fighter. You don't see them a lot. Mga miyembro ng New People's Army ang itinuturo ng TNP na may kagagawan sa insidente. Dahil dito, ipinag-utos na ni PNP Chief Guillermo Eleazar ang manhunt operation katuwang ang militar. Ang Commission on Human Rights nag-iimbestiga na rin sa insidente. Sa isang pahayag, kinukondena raw ng CHR ang insidente at ang paggamit ng anti-personnel landmine na ipinagbabawal sa international humanitarian law. Wala pang pahayag ang New People's Army sa insidente. Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Bukod sa NCR Plus, may tuturing na rin daw na epicenter ng COVID sa bansa ang Mindanao at Western Visayas ay sa Octa Research Team. Kabilang dyan ang Davao City na posibleng maungusan na raw ang Quezon City sa dami ng mga bagong kaso sa susunod na linggo. Nakatutok si Joseph Moro. Good news! Bumaba ng 11% ang bilang na naitalang mga bagong kaso ng COVID-19 sa NCR mula 1,126, 1,003 na lamang ito. Ang reproduction rate hindi sumipa ng malaki mula sa 0.66, nasa 0.74 ito mula May 31 hanggang June 6. Yan ang nakita ng Octa Research Team sa datos ng Department of Health. Pero ang bad news, hindi na lamang NCR ang epicenter ng pandemya. Right now, I would say na the epicenters are in NCR Plus and in Mindanao. Okay. And the third smaller epicenter sa Western Visayas. Sa listahan ng local government units na may pinakamaraming bagong kaso araw-araw, mula May 31 hanggang June 6, 12 ang may positibong growth o pagtaas ng kaso. 5 sa mga LGU na sa Mindanao, 4 sa NCR at 3 sa Visayas. Nanguna ang Dumaguete na umabot sa 206%. Sinundan nito ng Coronadal, Cotabato City, Bacolod at Davao City. Sabi pa ng Octa Research, maaaring maungusan na ng Davao City ang Quezon City pagdating sa dami ng mga bagong kaso sa susunod na linggo. Right now, it's number 2 with the most number of cases. It's averaging 206 cases per day. And sa Quezon City, we're averaging 219 cases per day. So we think na based on projections na by next week, it will have the most number of cases per day sa lahat ng LGUs in the Philippines.
because it's still increasing. Yung sa Quezon City naman, bababa na siya. Kung tutuusin, 25 beses nang naungusan ng Davao City ang QC pagdating sa mga bagong kaso nitong Enero at Pebrero bago ang COVID-19 surge sa NCR. Pero ngayong Hunyo, apat sa unang anim na araw na buwan ang mas maraming COVID cases sa Davao kesa sa Quezon City. At habang pababa ang mga kaso sa NCR, tumataas naman sa Mindanao. Katunayan, nasa 30,000 new cases ang naitala sa Mindanao nitong Mayo, pinakamataas na naitala sa Mindanao ngayong taon. Record-breaking din ang 1,912 new cases kahapon na pinakamataas na itala sa Mindanao. Pero hindi lamang sa Mindanao dumadami ang mga kaso. Sa Bacolod na nasa Modified General Community Quarantine o MGCQ, sabi ni Mayor Evelio Leonardo, tila nagiging kampante ang mga residente. We have appealed to our religious leaders to instead of them being allowed 50% during the MGCQ period, we appeal to them to make it only 30%. The same goes to the restaurants and hotels. Pero maaaring ang mga bagong variant din ang dahilan kung bakit sumipa ang mga kaso roon. The other factor we believe is the new variant because our line list of positive cases had told us that there are so many cases where the names of those in the list are the same, meaning these are families. Tingin ni Health Secretary at IATF Chairperson Secretary Francisco Duque III, nagiging kampante ang mga tao sa mga lugar na may spikes. There was increased mobility, there were more gatherings, and this contributed to the spikes. Plus, of course, the variants of concern is also one of the factors. Sabi ni Duque, dahil sa mga spikes sa mga lugar sa labas ng NCR Plus, ia-adjust nila ang planong itutok ang mga bakuna sa NCR Plus. Well, yes, because this June we are expecting about 10 million more or less. So we will be able to, we're already doing that now. In fact, we're giving increasing number of vaccines to the spike-affected areas. Joseph Morong, nakatutok 24 Oras. Isang bata ang nasawi dahil sa rabies na hindi raw nagkaroon ng pakakataon na magamot siya kasi po hindi niya raw sinabi nakagat siya ng aso. Nakatutok si Cedric Castillo. Kung nakapagsabi lang daw sana agad, baka naagapan pa at hindi pinaglamayan ang 11 taong gulang na si Paul Amber Bantillo. Huli na ang lahat nang malaman ng kanyang ama ang pinangangambahang sanhi ng kanyang pagkamatay. Nakaganda ng aso. Tapos, hindi sinasabi sa amin. Ang sabi ng bata na kasama niya, nung ano pa raw, nakaraang linggo. Ilang araw bago mamatay, napansin na lamang daw nilang suka ng suka, hindi makakain ni makainom ng tubig, balisa at kalaunay naglock na di umano ang panga ng bata. Naghinala na raw sila noon pero itinanggi raw ng bata na nakagat siya ng aso at nang dali na nga si Paul sa ospital. Doon na raw nila nakumpirma ang kanilang pangamba. Paglabas pa lang niya ng ambulansya, nagtatakbo na. Kaya alam na kagad ng mga doktor. Mabilis lang eh, 30 minutes lang tumatawag na to na itatali na nga raw dahil nagwawala na. Wala pa isang oras. Namatay na. Nakaburol na si Paul nang malaman ng pamilya mula sa mga kalaro ng bata ang posibleng sinapit niya. Sabi kasi ng bata, tuta daw. Sabi nung namatay daw yung tuta. Inaalam pa ng pamilya kung sino ang may-ari ng asong hinihinalang kumagat kay Paul. Kapag hindi naagapan ang kagat ng aso o iba pang hayop, ganito ang posibleng sapitin ng isang tao dahil sa rabies. Aktwal itong kuha noon sa rabies ward ng San Lazaro Hospital. Sa huling yugto ng sakit, posibleng makaranas ng pagkatakot sa tubig o hydrophobia at pagkaparalisa ng mga kalamnan sa lalamunan hanggang dibdib. Maaari ring magka-demensya o masiraan ng bait ang biktima ng rabies.
Sa datos ng DOH, mahigit 200 ang namamatay dahil sa rabies sa Pilipinas kada taon. Sa guidelines na inilabas ng DOH, dapat hugasang mabuti ang nakagat na bahagi ng katawan at saka dalhin sa ospital para mabakunahan. Sa datos naman na nakalap ng GMA News Research, 99 na kaso ng rabies ang naitala ng DOH mula Enero hanggang Hunyo noong isang taon. 95 rito dahil sa kagat ng aso, kalahati ng bilang ng mga hayop ito ang napagalamang hindi bakunado. Cedric Castillo, nakatutok, 24 Oras. Nagbabala po ang isang grupo na posibleng magkaroon ng power crisis sa susunod na taon. Ayon naman po sa Department of Energy, wala silang inaasahang ganyan. Nakatutok si Maki Pulido. Bilang isang negosyante, isa sa mga pinangangambahan ni Virgina ay mahabang oras na brownout. Malulugi ang laundry namin, baka magsara pag ganun. Rotational brownout ang dinanas ng ilang bahagi ng Luzon nitong nakaraang linggo. Halimbawa, noong May 31, kapos ng 818 megawatts ang supply ng kuryente sa Luzon matapos may mga pumalyang planta. Partida pa yan dahil maraming negosyo ang sarado o bawas operasyon dahil sa pandemya, kaya't mas mababa dapat ang demand sa kuryente. Kaya ang babala ng grupong Institute for Climate and Sustainable Cities, isang power crisis na maaari raw mangyari sa susunod na taon. It might even be worse, Maki, because we expect the economy to get better next year. We are vaccinating our people, so there will be higher demand. Higit sa kalahati ng 2,338 megawatts na biglang nawalang supply ay mula sa mga coal power plants. Ito na nga ang problema, ayon sa ICSC. Hindi raw kasi dapat nakadepende ang karamihan ng ating supply ng kuryente sa mga coal power plant, kundi sa iba't ibang source tulad ng renewable energy. So the quickest to deploy with still solar, and since they have service contract, since they take around 6 months to 1 year to build, if we start constructing the solar plant, they'll be ready by next year. Wind takes probably 1 to 1.5 years. Hindi kailangan kayanin ng solar. Yung grid natin po, our entire grid, we already have flexible sources in the grid. We already have pump storage, hydro in the grid. Lahat ito have to be optimized. Nagka-rotational brownout man dahil sa kanipisan ng supply ng kuryente, kumpiyansa pa rin ng DOE na sasapat ang supply sa susunod na taon. Mahigit 900 megawatts daw ang inaasahang supply mula sa inaasahang operasyon ng mga bagong planta sa 2022. Mahigit 260 megawatts dito mula sa renewable energy. No, we don't expect crisis kasi aside nga doon sa mga projects na papasok, yung mga under repair ngayon ng mga power plants will be online na rin by next year. Madami ding renewable energy projects na in the pipeline. Maki Pulido, nakatutok, 24 Oras. 6,539 ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa ngayong araw. Ayon sa DOH, 7 laboratorio pa ang hindi nakapagsumiti ng datos. Sa kabuuan, 1,276,004 na ang mga tinamaan ng sakit. 58,854 ang mga aktibong kaso, pinakamababa sa loob ng 4 na araw. Mahigit 10,000 na mga aktibong kaso ang nasa NCR. Batay sa DOH data drop, as of June 6, ang Quezon City ang nanguna sa Metro Manila matapos makapagtala ng 2,297 active cases. Pero sa buong bansa, ang Laguna ang may pinakamaraming active cases na umabot sa 2,442. Sinundan niya ng Cavite na mas mataas na rin ngayon ang active cases kumpara sa Quezon City. Ang Cavite rin ang nakapagtala ng pinakamaraming bagong kaso kahapon. Sinundan ng Laguna at Bacolod City. Sa bilang naman ng mga nasawi sa COVID-19 sa buong bansa, 71 ang nadagdag, kaya 21,969 na ang lahat ng namatay. 6,969 naman ang nadagdag sa mga gumaling. Sa kabuuan, 1,195,181 na ang lahat ng nakarecover sa sakit, kabilang dyan ang 4 na miyembro ng pamilya Abyog. Ayon kay Flo Pearl Bartolome Abyog, 5 silang magkakaanak na tinamaan ng COVID-19 pero ang kanyang kuya ginupo ng sakit. Bagamat masakit daw sa kanilang pagkawala ng kapatid, patuloy pa rin daw silang lumaban at ngayon COVID-free na.
Nag-iisip po ng insentibo ang ating gobyerno para maparami yung mga nagpapabakuna kontra COVID-19. Nakatutok sa Ivan Mayrina. Umuusad na pero malayo-layo pa sa target na 70% na populasyon ng NCR plus 8 para matamasa ang population protection bago matapos ang taon. Mahigit 28 milyong katao yan. Ang gobyerno nag-iisip na raw ng mga paraan para mapataas ang vaccine confidence sa mga Pilipino. Nakita natin sa mga ibang bansa, nakikita natin na binibigyan ng leeway yung mga nabakunahan, especially yung mga elder. Sa Israel, ang ginagawa nila, yung mga elderly na 65 and above, pagka once na na-vaccinate na, they can go to the different stores and they can go out. So yung mga hindi bakunado, talagang kinukulong. Hindi sila pinamalalabas. Sa ngayon, may ilang local government units ang namimigay ng bigas, grocery items o nagpaparaffle ng house and lot kapalit ng pagbabakuna. Habang ilang negosyo na tulad ng restaurants ang nagbibigay ng discount sa mga nabakunahan. Yung doon sa mga nabakunahan, probably they might have certain incentives also. Yung example, pwede silang lumabas o kaya yung in terms of yung protocol sa quarantine. Yung quarantine period ginawang 7 days. Similar moves will be undertaken. Pag-aaralan po ito ng ating vaccine expert panel and technical advisory group of experts kung ano pa ang pwede pong mga luwagan na mga restrictions. Bukod sa proteksyon sa mas malaking bahagi ng populasyon mula sa COVID-19, malaking tulong sa muling pagbuhay ng ekonomiya at negosyo ang bakuna. If more people will be vaccinated by the end of the year, tuloy ang yung Christmas kasi natin, that last quarter, malaking consumption niya ng mga pagbibenta ng mga produkto na for Christmas. Yung election spending, darating din yan. We welcome any attempt vaccine coverage and we recognize the critical importance of vaccinating frontline workers. A key measure to get economic revival. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 Oras. Nag-trend sa social media ang TV comeback ng multi-awarded actor at matinee idol na si John Lloyd Cruz. Naging emotional at tila naging kabado pa pero nanaig ang excitement kay Lloydie na may niluluto na raw na programa kasama si Kuya Will. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Ladies and gentlemen, John Lloyd Cruz! John Lloyd Cruz is back sa Kapuso Network. Napanood live for the first time after his showbiz ayeto si Lloydie sa isang TV special na ginanap sa Araneta Coliseum at napanood sa GMA kahapon. Ang kanyang song number na Yakap, akma rin sa kanyang pagbabalik telebisyon. Welcome back. Ano, handa ka na ba? Ready ka na ba? Nanginginig pa. Excited daw si Lloydie sa kanyang pagbabalik at nagpasalamat sa Wawawin host na si Willie Revillame. Si Kuya Willie, andito ako dahil sa'yo. So, thank you. Thank you. Thank you. Sa mensahe sa kanya ni Willie, naging emotional pa si John Lloyd. Lloydie, yung sumuporta sa'yo ng sambayan ng Pilipino, I think silang dapat mong pasalamatan kaya ka nandito. Nadidinig ko, nararamdaman ko, pagmamahal sa'yo ng tao. Welcome back sa industriyang saan ka nagsimula at alam ko dito tayo magtatapos din. Welcome back, John Lloyd Cruz. Binanggit din ni Willie na nakipag-usap na si John Lloyd sa ilang GMA executives, kabilang si GMA Films President Attorney Annette Gozon Valdez na hinanap ni John Lloyd. Si Miss Annette, nanonood ngayon? Ba't wala ka dito, ma'am? Hindi, ma'am. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Kung pwede, kami pupunta sa'yo. Basta pahinga ka muna. Pahinga ka. At magkikita rin tayo.
Sinabi rin ni Willie na soon ay muli silang magsasama ni John Lloyd sa isang primetime show. Lloydy, miss na miss ka namin. Abangan nyo ho. Abangan nyo. Magsasama kami ni Lloydy. Magbibigay ng saya sa inyo. Isang primetime show. Abangan nyo po yan dito sa GMA7. John Lloyd Cruz. At may pahabol pang tanong si Kuya Will kay Lloydy. Ikaw ba? Handa ka na lumabas? Handa ka na bang umibig ulit? Handa-handa na. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. And that's it, my chika from home. Ngayong Monday night, ako po si Iya Arellano. Miss Master Mike, Miss Vicky. Thank you, Iya. Congratulations sa pabakuna. O nga pala, no? Si Iya at si Drew. Oo, binakunahan kanina. Yes. Salamat sa'yo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tianco. Ako po si Vicky Morales. Ako po si John Lo. Ako po si Mike Enriquez. Mas guwapo ka naman doon. Buong puso para sa Pilipino. Naman ito. Ito po ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Huy! Wala tayong kasinungalingan dito, ha? Servisyong totoo lamang, ha? At dahil hindi natutulog ang balita. Uy, joke lang, ha? Nakatutok kami 24 oras.